Isinama ni Lovey Poe ang rumored boyfriend niyang Filipino-French sa business launch ng kanyang pamangkin. Ooh, meet the relatives moment na nga ba ito? Alamin sa chika ni Lars Santiago. Dumalo si Lovey Poe sa paglulunsad ng watch business ni Brian Paul Yamanzares bilang pagsuporta sa anak ng kanyang ate na si Grace Poe. Kumpleto ang buong pamilya dahil naroon din si Susan Roses. Nagpapasalamat si Lovey sa magandang relasyon niya sa kanyang ate Grace at sa buong Poe family. Papasalamat siya na nandito ako ngayon to support Brian. It's also my way of supporting her entire family. My grandmother was there, my mother was there, and Lovey came out. And for me, that was so heartwarming. Dumating si Lovey kasama ang rumored boyfriend niyang Filipino-French na si Chris Johnson. Tulad ng dati, ayaw magbigay ng kumpirmasyon ni Lovey kung boyfriend na nga niya si Chris. Ayaw kong binabigyan ng label. No, because it's, I guess you'll just know if it happens. Are you in love? I'll just keep that to myself if I am. Bago pumunta sa event ni Brian si Lovey, tinapos muna niya ang mga eksena niya sa taping ng Mulawin versus Ravenna na ayon sa Kapuso actress ay hindi madaling gawin. Mahirap kasi talagang mabusisay lahat kasi nga yung mga effects kailangan. Tapos yung lahat na eksena, yung Tagalog pa sobrang lalim. Pero overall masarap yung pakiramdam dahil lahat naman ng mga katrabaho ko ay talagang mahuhusay at saka mga kaibigan ko din. Sa susunod na Lunes, May 22 na, mapapanood ang Mulawin versus Ravenna sa GMA Telebabad. War Santiago, updated sa Showbiz Happenings.